Good morning mga kamanay. So ayun, 12:30 na nga yan ang tanghali. Nagaya kami kasi nga magpapa-enroll ako sa aking Junakis na si Gab. Mag-e-enroll na kami at papasok na siya. Excited na nga siya mag-aral eh. So ayun, inayos ko muna ang aking dalaga. Sabi ko siya na muna mag-video. Ayun, inayusan ko ang buhok niya kasi hindi pa siya masyadong marunong. At ako rin, nagpapatuyo ako ng buhok. Alam nyo na, makapal kasi ang buhok ko, mga kamanay. Magpapa-enroll pa nga pala kami, mga kamanay, sa Instituto de Magaraw. Kasi maganda doon ang turo kahit medyo mahal. Kakayanin. Kasi mga kamanay, dapat tayo mag-e-invest tayo sa pag-aaral ng ating mga anak para in the future, maganda rin ang kanilang magiging buhay at makakakuha sila siya ng magandang trabaho. Super init nga niyan mga kamanay, kahit bagong ligo ako, pinagpapawisan ako dyan ng sobra. So ayun, hindi ko pa matapos-tapos yung pagtali ko ng buhok sa anak ko kasi nga ang arte-arte, gusto niya yung talagang gusto niyang style ng buhok niya, yung pagkakatali. Kaso sabi ko nga, medyo madulas ang, sobrang dulas nung buhok niya, kaya hindi ko ma-perfect. So ayan, nilagyan ko lang nga ng ribbon para simple lang. Natapos ko na nga rin siyang ayusan. So ayan, nakagayak na nga kami. Magre-ready na kami. Papunta na kami dun sa instituto. Halos mga 10 minutes ang pagpapunta dun. Isinama ko rin nga pala si Manny Tonyo kasi sabi ko papagupitin ko silang dalawa ni Gagab. So ayun, dala rin nga namin yung in-order sa akin na langka. Nagtinda kasi kami ng langka kasi may hinog na. Sayang naman kung hindi namin ibebenta kasi ano lang yun, mabubulok lang. So ayun, binidyohan nga ako ni Tintin. Nandito na nga kami sa bahay ng pinsan ko. Siya yung nag-order sa akin. Sabi ko, idadaan na lang namin. 10 pesos nga pala ang slice ng langka na binenta ko. Dalawang slice yung binili niya. So ayun, tinawag ko rin nga pala yung nanay ko kung gusto niya mag-joyride kasi nga gawa ng mainit. Hindi siya mapakali kaya sabi ko sumama na lang siya, magpapa-enroll kami kay Gagab. So ayun, alam mo naman ang aking mother, go for yan. Go for ano talaga yan si mother, go na go. So ayun, nagmarites pa nga si Manny Tonyo. Sabi ko, bilis-bilisan na nila kasi nga gawa ng ano, walang magbabantay ng tindahan. Sinarado ko muna. Kaya sabi ko, bilis-bilisan na nila kasi nga mag-aano lang kami. Magsasaglit lang kami dun sa pagpapa-enrollan namin at magpapagupit. Sayang naman yung benta kung palaging sarado. Kaya sabi ko, bilis-bilisan. So ayun, binigay na nga sa akin man ito yung benta. So fast forward na nga, nandito na nga kami sa St. Anne Parish Church sa Magaraw. Dito kasi ang ano, Instituto de Magaraw. Diyan yung school na pag-i-enrollan na ko kay Gagab. So ayun, nasa likod lang ang school nila. Maganda ang quality ng pagtuturo nila mga kamanay kasi talagang tutok sila. Pati sa pagbasa, pagsulat at mga kung ano-ano pa. More on activity sila mga kamanay kaya talagang dito ko napiling pa-enroll si Gagab. Nandito na nga kami mga kamanay. So ayun, sabi ko kumito niya, buksan niya ang gate para may pasok ko yung tricycle. Napakaganda dyan mga kamanay kasi nga malawak. Hindi ka matatakot na nasa highway kasi kahit ang mga bata ay magsilabas, maglaro sa labas, okay lang kasi nga may gate. May mga nakasalubong nga kami mga kamanay, mga youth. Busy sila gumawa ng color fun run kasawa ng malapit na ang piyesa sa amin. Alam niyo ba mga kamanay, nung bata pa ako, meron sa amin nagtuturo nung kinder ako. Super stricto niya talaga mga kamanay. Siguro kung nabubuhay pa siya ngayon, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, siguro napatulpo na yon. Pero ang kinagandahan naman noon ay naging disiplinado kami, lalo na sa pag-aaral. Naging focus talaga kami kahit mga bata pa lang kami. Napakaganda niya rin magturo kasi hindi ka gagraduate hanggat hindi ka marunong magbasa, magsulat, magbilang at kung ano-ano pa mga kamanay. Madami nga nangihinayang doon kasi nga namatay na siya. So ayun nga mga kamanay, nandito na kami. Pagpasok ko nga, nandun ang tatlong teacher, sabi ko magpapa-enroll ako. So ayun, pumasok na nga kami lahat. Nagulat nga sila kasi nagbibidya ako. Sabi ko, ma'am, for the vlog lang po. Please subscribe my YouTube channel, Manay Didit. So tuwang-tuwa nga sila kasi nga napaka
ano ko, daldal ko. So, ayun, more marites pa more, ang manedidik nyo. So, ayun, kumuha nga si ma'am ng form para fill upan ko ang enrollment form. So, ayun, mga kamanay. Binigyan nga rin nala ako, mga kamanay, ng listahan ng mga kailangan ni Gagab. Mga notebook, lapis, color, envelope, at kung ano-ano pa. At nakalagay din dyan kung anong mga dapat bayaran. So, ayun nga, ang enrollment fee nga namin ay 2,000. Pera pa yung mga libro. At 900 din ang per month. So, ayun, pinalibot ko nga si Tintin. Sabi ko, videohan niya yung labas ng school. So, ayun, nakikita niyo naman, mga kamanay, punong-puno siya ng mga damo. Kaya, okay lang, maglaro sila. Doon, meron din swing, at meron din CR. O, ito rin, tangke ng tubig para sa CR. So, ayun, malawak talaga ang palaruan ng mga anak, ng mga Junakis na mag-aaral dito. Alam niyo ba, mga kamanay, madami nang nag-graduate na galing sa Instituto de Magaraw. Merong nag-cum laude, magna cum laude, at summa cum laude. Kaya maganda talaga magpaaral dyan, mga kamanay. Kahit medyo namamahalan ako, mga kamanay, ako lang naman siguro. Talagang mag-e-effort ako para mapag-aral ko dyan ang aking anak. Para in the future, maging maganda rin ang kanyang kinabukasan. So, tinanong na nga ako ni teacher kung ano mga personal information. Tinatanong niya din dyan, mga kamanay, kung sino ang magsusundo, maghahatid, para for the safety rin ng mga Junakis. Pagpasensahan niyo na, mga kamanay, kung madaming tumutunog sa aking voiceover, gawa ng madami nagchat-chat. Alam niyo na, mga kamanay nyo, racket-racket din. So, ayan, tinatanong nga rin nala kung ang bata ba ay fit to work. Sabi ko nga, yung anak ko ay PWD, gawa ng naoperan, di ba po siya sa puso. Kasi tinatanong nila kung pwede siya sa PE. So ayun, na-touch nga sila kasi nga gawa ng ang bata-bata pa daw ni Gab, nakayanan niya na yung open heart surgery. Sabi ko, tiwala lang kay Lord kasi walang ibang makakapitan talaga, si Lord lang naman. So, ayan, namangharin nga sila kasi nga, tapang ko daw. Sabi ko, kailangan ko maging matapang teacher kasi walang ibang panghuhugutan ng lakas ng loob ang aking anak, kundi kaming mga magulang niya at pamilya niya. So, ayan, medyo natagalan nga kami dyan kasi nga, more marites pa ang manay nyo. Ayun naman ang aking nanay. Marites din. Saan kaya ako nagmana? So, ayun, mga kamanay, yung anak ko nga, video ng video. Mali naman, puro sa higyan binibidyohan niya. So, ayan. Di na nga rin kami nagtagal, mga kamanay. Nagpaalam na kami kasi nga, magpapagupit pa ako kay Gagab tsaka kay Manay Tonyo. So, ayun, nagpaalam na kami. So, ayun nga, papunta na nga kami dun sa barbershop. Ayan, kainiting gayo, mga kamanay, wala kaming payong, super init niyan, mga kamanay, yun nga. Nakita rin nga namin yung mga youth, gumagawa sila nung gagamitin sa color fan run. Ayun, binibilad-bilad nila, mga kamanay. Ewan ko kung anong klaseng materials ang ginamit nila, pero napaka-creative nila, mga kamanay. Fast forward, mga kamanay, nandito na nga kami sa barbershop, buti na lang walang customer na ginugupitan. Kasi nga, mga kamanay, tanghaling tapat yan. 2 PM na ata po yan. Super init. Kasi siguro ang iba tinatamad rin. Kaya nasaktuhan namin, walang ginugupitan. So, ayun, mabilis kaming makakapag-pagupit. Inuna nga namin muna si Gab. Kasi nga, inaantok na siya, mga kamanay. So, ang style nga, mga kamanay, na pag ipapagupit ko kay Gab, yung babawasan lang yung gilid kasi nga yung ibabaw niya, mga kamanay, hindi ko napapabawasan. Gawa ng gusto ng tatay niya ay mag-long hair na. Tuwang-tuwa nga yung nagugupit kasi nga sanay na si Gab. Kasi daw sa mga ganyang edad, halos pahirapan sa pagpapagupit kasi gawa ng nagda-tantrum. So, ayun. Si Gab talaga, sanay na siya magpagupit. Kasi alam niya, pa nagpapagupit, magpupogi daw siya. So, ayun anak, dati ka naman pogi. So,
Ito talaga mga kamanay ang suki namin. Dito talaga kami nagpapagupit sa Dance Barbershop sa may San Isidro Magarao, Camarinesur. Maganda mga gupit dyan mga kamanay. Kaya kung ako sa inyo, kung nakikita nyo ang aking video, dyan kayo magpapagupit. Siyempre, si malapit lang sa amin mga kamanay, dito lang sa Magarao. So ayan, ang regular price nila ay 70 pesos ang paggupit at 30 pesos naman sa shave. So ayun, iniinitan na nga si Tintin. Pinagpapawisan na kahit fully aircon yan. So ayun, si Manitonyo rin parang inaantok na. Sabi ko, Manitonyo, say hi to my vlog. So ayun, madali lang natapos si Gab. Kasi nga, sa gilid ko lang nga pinapagupitan. Kinakatin na nga siya, gawa ng yung mga buhok. So ayan, tapos na nga si Gab, turn na ni Manoy Tonyo, big brush na lang para matanggal na yung mga excess na buhok kasi makati yan mga kamanay. So ayan, nilagyan rin ng pulbo para hindi masyadong makati. Tinanong nga nung barber kung aahitan, sabi ko wag na. So ayan, gwapo na ang aking baby Gab, napaka very good siya pag siya ay ginugupitan. So, ayan, turn na ni Manoy Tonyo. Siya na magpapagupit. Alam niyo ba, mga kamanay, for the first time magpapagupit ni Manoy Tonyo sa barber. Kasi nga po, ako lang po ang nagugupit sa kanya. Eh, ayaw ko na po siyang gupitan. Kasi po, ang ginagawa ko sa paggupit sa kanya, gamit ko lang po ay blade. Nasusugatan po siya kasi nga, nadadala ko yung mga butlig-butlig sa kanyang ulo, yung sa anit niya, yung para po bang, ano, punggod. So, ayun, parang pimples. So sabi ko, isama ko na lang siya sa parlor, so sa barbershop, kasi nga ang gamit doon talaga ay razor. Binibiro ko nga siya, nasabi ko yung Manoy Tonyo, yung ipapagupit mo, yung wala ng ano, tubuan ng buhok para hindi na tayo gagastos, talagang kalbo ka na. Kasi kalbo rin lang naman talaga ang style ng buhok niyan mga kamanay. So ayun, ang dali-dali lang mga kamanay yung ginawa sa kanya ng barbero. Hindi, pasensya na mga kamanay, nabubulol na naman ako sa aking voice over. So ayun, kalbo na ang ating Manoy Tonyo. So ayun mga kamanay, hindi nga inabot ng 5 minutes, tapos na si Manoy Tonyo. Tinatawanan ko nga yung barber na yung barbero mga kamanay. Sabi ko dapat discount 'yan kasi nga hindi nga 5 minutes tapos na. So ayan, tapos na si Manoy Tonyo. Charan, gwapo na siya. So ayun nga, ang anak ko ay nagka-tantrums na dyan kasi gusto niyang bumili ng ice cream. Sabi ko, ayaw, huwag tayo bibili ng ice cream, gawa ng may sipon ka pa. So ayan, hanggang dito na lang mga kamanay ang aking video. Please subscribe my YouTube channel, Manoy Did It. Thank you for watching. And please follow my Manoy Did It Facebook page. So ayun, uuwi na kami mga kamanay dahil super init na. So ayun, bye-bye. God bless. Mwah. And don't forget to click the notification bell mga kamanay para lagi kayong updated sa video yung i-upload ko. Bye-bye.